honestly, kailangan ka ng industriya. Ano lang naman, I'm just taking one ano full intensive course sa Lee Strasberg sa States. So, how long is that? 1 month. Bale, alis ako from September 29 hanggang November 8. So, yun naman. Para sa akin naman, parang... Kasi maganda yung nangyari sa ikaw lamang coming out to the Ibang at Subak Workshop. Ang gusto ko lang naman ay ano, matuto pa lalo, master yung craft ko. Saka pagbalik ko dito, meron akong kakaibang performance na mabibigay sa audience ko. At yun, feeling ko yun, the industry has been so nice to me. Utang na loob ko sa industriya ang matuto at i-master yung craft ko. At ayun na nga, I mean, siyempre, abang tumatagal ng panahon, I'm evolving. And, you know, one thing for sure is, mahal na mahal ko yung craft ko. Mahal na mahal ko ang pag-arte. And hindi ako titigil hanggang sa talaga ma-master ko yung craft ko. So, Ivana Chubok ang pupuntahan mo? No, Lee Strasberg. Oh, why not Ivana? Nagawa ko na po yun. Bago mag-ikaw lamang. Trying another. Yeah, the power of the actor. Yung kay Ivana Chubok kasi, that's a being workshop. This one's a method acting workshop. And, you know, siyempre mga idols ko nag-aral sa Lee Strasberg. Al Pacino, Sean Penn, Robert De Niro, Marlon Brando, James Dean. And marami pang iba. So, for me, yan, punong-puno ng istorya itong eskwela ito. Napakaswerte na nakapasok ako. Pero may iwanan ka bang project na ipapalabas while you're away? Meron akong MMK. Meron akong episode ng MMK na tape ko na. And... Anong title? Parang kuya kong tatay o tatay kong kuya. Parang ganyan. So, parang it's a story about the eldest brother becoming the mom and the dad this family. So, ikaw yung eldest brother? Yes po. Tapos kapatid ko si Meg Imperial at si Lee. At yun, ang nanay ko na namatay si Esota de Rossi. And movie, wala ka bang natapos? Movie, wala pa muna po eh. Kasi last year, you were so busy. I think you did 6 movies. Marami akong ginawang pelikula last year. Pero, nag-focus ako sa ikaw lamang eh. Ito sa... Malaki siyang challenge, so hindi ko binaliwala yun. Binigyan ko ng ginawa kong priority ang ikaw lamang. At maganda naman yung kinalabasan. So, feeling ko from this time forward, nag-usap rin kami ni Neil, ni Kuya Alan, Star Magic. Parang mas kesyo quantity ng projects, mas quality yung pipiliin ko. Kasi mas natututukan eh. I mean, natawid ko nga yung mga pelikulang yun, maganda yung mga nangyari sa mga movies na yun. Di ba nanalo ka for yung When the Love is Gone? Yan, nanalo po. Nanalo po ako ng Best Supporting Actor. Yes po. Tapos, na-nominate din po ako sa New York for my indie movie, yung 9 po. So, in the near future, wala kang project sa mood? Nila-line up na po ngayon. Actually, right after this, I'm attending a pitching for a new soap opera. Pero ang sabi ko talaga na priority ko talaga muna mag-aral. So, if they really want to get me, kung interesado talaga sila. Pagbalik mo na. Pagbalik ko na. Are you satisfied with the way Christopher De Leon is portraying the Franco character? Sobrang flattered ako kasi... Ano eh, kumbaga, nakuha niya yung, nag-graph niya yung character through my design. So, nakakatuwa ako na sinasabi ng mga tao, nakuha niya yung pag-arte ko, na namimimik niya yung mga ibang nuances ko. And for me, siyempre, Tito Boyet, nasa pedestal sa akin yan, sobrang idol ko si Tito Boyet. So, yung sa akin, para lang maugnay yung pangalan ko sa tabi ni Tito Boyet. Parang ang laki ng karangalan para sa akin yun. Kasi, for me, he's one of the best actors in the country. And, nung nag-usap kami bago nag-change over ng characters, nag-usap kami na nakaka-flatter yung mga sinabi niya. Na-flatter din ako sa mga write-ups na nilabas na he was very impressed with my performance. And coming from him, that's such a big deal. Kasi naalala ko, una ko nakatrabaho si Tito Boy, it was about, 12 years ago, unang teleserye ko, tapos ang banu-banu ko pong mati. So, this time around, parang I think the Lord gave me another chance to show Tito Boyet na how I evolved into an actor. And tuwa naman ako. So, dahil sa husay mo sa ikaw lamang, you might be top type as a parang villain role. Kasi in Marcia Mercedes, bida ka naman, di ba? So, tapos nag-contra-bida ka na, ang laka talaga ng impact. So, yung next role mo, what would you like it to be? A lead role?